Hello guys and welcome back to my channel. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo at papalit ako ng spark plug. So gagamitan ko ng iridium spark plug para matagal masira at mas maganda yung fuel minimum efficiency. So makakatipid sa gas pag uminit na yung makina. So iridium spark plug. So ini-inspeksyon ng iridium spark plug pag umabot na ng 100,000 kilometer odometer. Or depende kung sira na talaga siya, so pwede siyang palitan. So ito yung ibig sabihin ng iridium. So matibay yung high resistance sa mainit na temperature. Kaya kadalasan, ginagamit sa mga racing ang spark plug nito, yung iridium. Kasi kahit sobrang init na yung makina, or sobrang lakas na ng fuel ng buga, kaya niyang sunugin kasi malakas yung kuryente. So, ito yung pamamaraan para makatipid tayo sa gas. Kaya, sinishare ko sa inyo para makatipid sa gas yung ating makina, yung pagsunog, kasi malakas yung kuryente ng iridium. So, ito yung luma. So, mapapansin nyo guys, iko-compare natin doon sa iridium. Ito yung copper na spark plug, ordinary. Sunog na yung corona, yung gilid, yung kanto ng spark plug. Nagkukulay brown. So, yung tip, parang nakakasunog pa naman pero hindi natin masasabing 100% matibay kasi copper lang yun. So, ito yung iridium. So, ilalagay na natin yung iridium para matesting natin. So, ilagay natin sa socket. So, hindi siya dapat mahulog dun sa ilalim para hindi magbago yung gap ng spark plug. Okay? So, tanggalin natin yung pangalawa. So, mapapansin nyo guys, basa yung ignition coil. Yung dulo. Kasi sira na yung bulb cover gasket, ignition coil, o-ring. Okay? So, ito yung laman ng ignition coil. Meron siyang coil sa loob, windings, para palakasin yung kuryente papunta ng spark plug. So, napaka-sensitive nitong components na to. Kailangan hindi natin gaano ma-bend or mahulog. So, kaya maingat tayo. So, nakabit na natin. Ibalik na natin yan. So, sa next video ko, papalitan ko yung bulb cover gasket at ipapaliwanag ko kung bakit gaano kalaga yung components niyan at para maging maayos yung pagandar ng makina natin. Okay? So, nakabit na natin yung pangalawa. So, mabilisan lang yung aking video guys para mapaliwanag ko lang sa inyo. So, ito naman yung pangatlo. Meron siya din basa. So, kaya siya nababasa dahil nga sa oil seal, sa sobrang tagal na ng panahon simula nung nabili nyo, nasisira talaga yung mga gumang yan kasi mainit yung makina, yung guma naluluto sa sobrang tagal ng panahon. So, ito yung sirang-sira ng spark plug. So, ang spark plug, pwede kayong tirikan yan. Pag napundi yan ng isa, pag may misfiring na yan, so, pwedeng tumirik yung sasakyan nyo sa gitna ng daan dahil lang sa spark plug. So, nababasa yung tools ko dahil nga dun sa tagas sa bulb cover gasket ng o-ring dun sa ignition coil. Okay? So, tanggalin natin yung pangatlo. Ayan. So, makikita nyo, pag hinugot ko yan, yan, basa. Kasi, dahil din dun sa o-ring. Every cylinder meron ng tagas. So, ibig sabihin, need na yan palitan. Kasi may posibilidad na mag-grounded yung kuryente pupunta doon sa oil, papunta ng body ground. So, mas maaga, mas maganda palitan. So, ito yung pangatlo, hinigpitan ko na. Tapos, sa sunod, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano mag-adjust ng bulb tappet at kung gaano kalaga. So, isasabay ko na rin yun para makita nyo kung paano gawin. Okay, ito na yung pang-apat na ignition coil. So, hugutin ko. So, makikita natin. Ayan, basang-basa na siya. Ibig sabihin, sirang-sira na yung o-ring doon sa ating ignition coil. Talagang kinakailangan mapalitan natin yun ng mas maaga pa. And, ito na yung pang-apat na spark plug. So, in-install ko lang to para hindi numabot pa sa tirik or mamatay yung makina. So, hanggat maaga, papalitan ko na yan. So, ikakabit na natin yung spark plug para matesting natin. Mapagana natin kung
meron bang nagbago na andar? Kung gumanda yung andar natin kasi iridium na, malakas yung sunog. At saka lalo na pag umiinit na yung makina. So ilagay natin yung mga bolt. So pag ganyan guys, kailangan nyo agapan yung mga ganyan na issue, yung mga tagas na yan, papunta ng spark plug. Kasi mamamatay yung makina nyo pag umandar. Lalo na pag kakaandar lang, so malayo yung pinunta nyo, pwedeng mamatay. Okay, so pandaran natin yung makina. And mapapansin nyo, parang umino yung tunog ng engine. So mapapansin nyo rin may lagatik. So mag-a-adjust tayo ng bulb topic next time. And at the same time, magpapalit ako ng bulb cover gasket. So ipapaliwanag ko po sa inyo. So para malaman nyo rin kung bakit mahalaga yon. And makikita nyo wala pang gaanong tagas yung gilid ng bulb cover gasket. So yung gitna lang talaga mayroon. Yan, makikita nyo yung picture. Isasabay ko na rin yan kasi assembly. So kada kanto, lalagyan na ng silicone gasket kaunti lang para hindi lumabas doon sa kanto yung oil. Okay, yung PCB bulb ay kasama na rin sa inspection kasi uhugutin nyo yan. So pag sumingaw yan, masisira yung idling nyo at hindi andar ng maayos, mamamalag siya. So nagkocontrol siya ng emission yung PCB. Yung hose na yan, papunta yung intake manifold. Once na nag-acceleration kayo, bubukas yung PCB at magkakaroon ng higop na hangin galing sa loob ng makina. So bubuka yung bulb. So ganun lang po, and subscribe kayo sa channel ko para updated po kayo sa mga bago kong uploads. Thank you.